Hi guys, welcome to my channel. Mamamasyal tayo ngayon sa Taal, Batangas, ang bayan na tinatawag din nilang Heritage Town. Yan ang unang bahay na napuntahan namin. Bali private yung bahay na yan. So hindi siya talaga puntahin ng mga turista. Napakabait lang ng may-ari at pinayagan kaming makapasok dun sa loob. Ang ganda ng bahay nila at makikita mo yung kung gaano kaluma talaga yung mga gamit nila, pero nananatili pa ding magaganda at maaayos ang mga gamit nila. Hindi nila kami sinamahan sa pamamasyal, kaya nagpapasalamat kami sa kanila kasi nagtiwala sila sa amin sa pagpasyal sa bahay nila. Yan naman ang bahay ni Felipe Agoncillo. Isa siyang Filipino lawyer na naging representative sa negotiation sa Paris na ang kinahantungan ay yung Treaty of Paris noong 1898. Ito ay para matapos na ang Spanish-American War. Isa siya na naging outstanding first Filipino diplomat. Family friend din siya ni General Emilio Aguinaldo at General Antonio Luna. At nagbibigay din siya ng advices dun sa dalawa. Ang ibang tawag sa kanya ay Don Felipe or Lolo Pipoy. Ang pinaka nagawa niya sa Pilipinas at ang contribution niya sa Philippine history ay nung na-assign siya na mag-negotiate sa mga foreign countries para ma-secure ang independence ng ating bansa. Siya ay sinilang noong May 26, 1859 sa Taal, Batangas. Puntahan naman natin ang bahay nila Leon at Galicano Apacible. Ginawa ito noong 18th century at nirenovate noong 1930. Ito ay ginawang museum noong early 1970 at dinonate nila sa government noong 1976. Ito din ang kauna-unahang museum at kaisa-isang Art Deco house sa Taal, Batangas. Pinapakita dito ang naging buhay at mga gawa ng dalawang magkapatid na sina Leon at Galicano Apacible. Ang museum na ito ay may mga relics, makikita nyo yung mga antique furniture, may mga diningware din sila noong 17th hanggang 19th century. May mga China, galing sa China, mga galing sa France, galing sa Italy. Makikita nyo rin sa bahay mga ibang family photos nila. Meron dyan sa mga yung mga lumang-lumang mga gamit na talaga nila. Nung dinonate nila yan sa Pilipinas, iniwan na rin nila ang ibang mga gamit nila para makita ng mga ibang tao at pumapasyal sa kanilang museo. Meron din dyan mga antiques na chandelier, mga figurines, tapos yung mga jewelries nila. Makikita mo rin dyan yung mga gamit nila noong araw. At na-preserve naman din nung nag-aalaga ng museum. Napakaganda nung bahay nila. Kaya pag pumunta ka, sulit yung punta mo sa Taal, Batangas. Kaya pwede mong libutin ng libutin yung Taal, Batangas, kasi madami kang makikitang mga bahay na luma. Ayan, na-preserve din nila yung mga gamit nila. Kasi matitibay din naman talaga yung mga gamit dati. Kahit yung mga, ayan, may mirror sila na vintage. Makikita mong maayos yung museum. At maaaliw ka din talaga sa mga makikita mo sa loob.
Ayan yung mga ibang bayani natin na mga nakadisplay dun sa museum. Papunta naman tayo kung saan nakatira dati si Doña Marcela Marino Agoncillo. Siya ay asawa ni Felipe Agoncillo. Isa siyang Filipina renowned as the principal seamstress of the first and official flag of the Philippines. Tinatawag din siyang the mother of the Philippine flag. Nung nasa Hong Kong sila, nag-request si General Emilio Aguinaldo sa kanya na tumahi siya ng flag na magre-represent sa Republic of the Philippines. Sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza at kaibigan na si Delfina Herbosa Natividad na pamangkin ni Dr. Jose Rizal ay tinahi nila sa kamay ang flag na dinisenyo ni General Emilio Aguinaldo. So makikita mo dyan sa bahay yung mga lumang gamit nila Doña Marcela Agoncillo. Makikita mo din yung ganda at ayos ng bahay nila. Nagkaroon din siya ng posthumous award. Ayan yung mga gamit nila noon na hanggang ngayon ay magaganda pa din. Diyan sila tumatanggap ng mga bisita. Makikita mo halos pare-parehas naman yung ano nila, yung mga bahay na makikita natin sa Taal, Batangas. Kasi na-preserve nila lahat ng mga bahay at iningatan nilang mabuti para sa mga susunod na henerasyon ay makita ang ating kasaysayan. Makikita mo din dyan yung mga iba't ibang mga pictures. Ayan yung sa labas na nung bahay ni Doña Mar Agoncillo. Pinasyalan din namin ang Taal Basilica. Isa yung minor basilica dyan sa Taal. At largest church sa Philippines at sa buong Asia. Saint Martin of Tours ang patron saint niyang Taal Basilica. Meron niyang haba na 88.6 meters at lapad na 48 meters. Makikita mo rin sa loob ang iba't ibang collection nila ng mga santo. Ipapakita ko din sa inyo yung ibang bahay ng mga nadaanan namin. Ayan, magaganda yung mga bahay doon. At napapanatili pa din nilang mga maayos. Okay naman yung lugar nila, napakalinis. At sulit na sulit yung pagpasyal nyo sa Taal, Batangas. Sana makarating ka din kayo. So hanggang dito na lang guys. Please don't forget to subscribe, like, and click the bell for notification. Thank you, thank you, thank you, thank you.